Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Welcome back po mga kabarangay. Ang Lupon, I'm sorry, ang Lupon tagapamayapa ay isa sa mga napaka-importanting kawani ng gobyerno de barangay. Sila po ang tagapangasiwa na mag-ayos ng anumang gusot, awayan, di pagkakaunawaan, sakitan at kung ano-ano pa na kinasasakupan ng mga residente ng barangay nila. Ito po ay may legal na pananagutan. Una sa lahat, hindi po basta-basta ang mga tao na makakapaghain ng demanda sa korte kung hindi nagdadaan sa barangay. Ang Barangay Lupon ay mediator o tagapangasiwa ng mapayapang kaayusan sa mga hidwaan ng kanilang mga kapitbahay. Ganun pa man, hindi po ito korte o maituturing na regular courts of law. So, gaya nga po ng nasabi ko, ang duties and responsibilities ng Lupon tagapamayapa ayon sa Local Government Code ay ang mga sumusunod. Number one, exercise administrative supervision over the conciliation panels provided herein. Number two, meet regularly once a month to provide a forum for exchange of ideas among its members and the public on matters relevant to the amicable settlement of disputes and to enable various conciliation panel members to share with one another their observations and experiences in effecting speedy resolution of disputes. And number three, exercise such other powers and perform such other duties and functions as may be prescribed by law or ordinance. It is the pangkat tagapagkasundo whose members are chosen from the Lupon that conducts barangay mediation after efforts for mediation of Lupon chairman fails. Kaya po, ang tanong po, Yusek, yan po malinaw po yung mga duties and functions ng Lupon. Yusek, ang sinasabi po dito ay conciliation panel ang mga Lupon tagapamayapa. Ano po ba ito at paano ito pinapangasiwa? Alam mo, natutuwa ako, no? Dahil tong taon na to, pagpasok ko sa DILG, yan na agad ang aking minungkahi na dapat magkaroon ng pondo ang ating DILG. Humingi nga ako noon, 100 million bawat isa yan eh. Sa Lupon, sa Barangay Tanod, tapos sa mga barangay health worker, at saka yung ating mga kagawad. Dahil ito yung kulang ng DILG, no? Na kung saan, ito yung pinakamalaking tulong na nagagawa. Alam mo ba, Kagboots, na ang gobyerno ay nakakatipid ng 3 bilyon. 3 bilyon. Taon-taon dahil sa Lupong tagapamayapa o yung katarungang pangbarangay. So, doon pa lang sa ano, katarungang pangbarangay, tapos Lupong tagapamayapa. Alam niyo po ba na yaan ay sa pagpili pa lang ng mga member ng Lupon, yaan ay tinitignan na kung ano ang mga background nitong mga uupo dyan. Eh baka mamaya ang kinuha nyo'y addict, kinuha nyo'y puser, kinuha nyo ay dalahira doon sa barangay ninyo o bad record. Eh ano pa ang magiging katayuan ng inyong Lupon? Kaya dito, maimportante ang integridad ng mga Lupon member. Lalong-lalo na yung wisdom ng ating mga katandaan. Kasi karamihan dyan, mga may edad na. So sila yung mga prominenteng tao sa barangay na walang, sinasabi ko na, na hindi pwedeng may bahid na anumang katiwalian dahil unang-una, ikaw ang titindig at gigitna. Ano-ano ito yung binanggit natin kanina? Conciliation, arbitration, and mediation. Tandaan nyo, ang Lupong tagapamayapa o yung katarungang barangay ay hindi korte o hindi ikaw ang magjajudge kung sino ang tama at mali. Ang talagang trabaho niyan, kamukha ko noon, nung barangay captain ako. Kasi, yung first 15 days, sa kapitan niyan. Hindi pwede si kagawad, si kapitan niyan. Gagawin ni kapitan lahat ang kanyang magagawa para pagkasunduin ang mga nagtatalong pangkat. Kaya nga dito, minsan, ginagamit ko yung aking persuasion o yung aking kapabilidad
para pagkasunduin ang isang nagtatalo. Alam mo ba, kagbut, ang pinakamahirap? Pag ang magkaaway o yung mga nagtatalo ay magkakamag-anak. Pagka sila ay nasa gobyerno, yan ang pinakamahirap talaga. At sabi ko nga, meron tayong proseso na ginawa dyan. Binanggit sa inyo kanina ni Kag Butch na meron dapat pangkat ng tagapagkasundo. Yung pangkat ng tagapagkasundo ay binubuo yan pag hindi napagbati ni Kapitan. Within a certain period of time na ibinigay sa kanya, yan ay ililipat ang kaso sa pangkat ng tagapagkasundo. Yung nagrereklamo at yung inirereklamo ay pipili doon sa mga member ng pangkat ng tagapagkasundo. Pipili sila doon para patas ang laban. Okay. Pagkatapos noon, pagkatapos pumili ay iseset na yung kanilang hearing. Pero ang maganda ngayon ay yung pagsasanay na ginawa ng Department of Justice. Dahil ito po ang kulang na kulang sa ating mga lupon. Yung iba dyan, akala nila ang lupon ay parang judge. Ikaw ay tama, ikaw ay mali. Mali po yan. Ang gagawin po ng lupon member ay titignan kung saan kayo pwedeng magkasundo. Kaya nga merong mediation eh. Merong conciliation at saka arbitration. Nagpapasalamat ako sa aking kaibigan sa Department of Justice dahil inumpisa nila itong mga seminar na ginawa para sa lupon. Ito yung OADR, Office of Adjudication Dispute, dito po sa ating DOJ. Yan ay pinangungunahan ng aking kaibigan, walang iba kundi si Attorney Irene. At sabi ko nga sa inyo, nung nalipat ako dito sa DILG at pinangunahan ko itong tinatawag na Lupong Tagapamayapa Incentive Award, noon po, 4 million lang ang pera na nandyan para sa awarding ng ating pinakamagagaling na lupon sa buong Pilipinas. Ngayon po, bago ako magtapos, bilang Undersecretary for Barangay Affairs, nasa 14 million na po yan and counting. At saka nagpabigay ako ng 42,047 Certificate of Recognition dahil para sa akin, lahat ng mga lupon sa buong Pilipinas dapat kayong parangalan, pasalamatan. Binanggit ko kanina, 3 bilyon ang inyong contribution para wag nang umakyat sa mga piskal ang kaso, sa barangay pa lang na iaayos na. Kaya lang, siyempre, meron talagang kailangan iakyat. Yun ang sinabi ni Kag Butch kanina na kailangan ng certificate to file action in court bago mo maisampa ang kaso sa korte. So dito, hinahasa natin ng gusto ang ating mga lupon member at si Kapitan at saka si Sekretary dahil ang laki ng ginagampanan nilang papel tungkol dyan. Kaya again, doon sa mga lupon members, I hope na yung binibigay sa inyo na seminar halos buwan-buwan ng Department of Justice ay galingan ninyo. Again, papaalala ko, barangay captain lang po ang pwedeng mag-hearing yung first 15 days. Pag hindi niya natapos yan, ililipat niya sa lupon at bubuo ng pangkat ng tagapagkasundo. May balita ako na meron daw na sekretary, na meron daw kagawad na umuupo dyan. Pag kinasuhan kayo ng failure of justice dyan, eh lahat ng ginawa ninyo ay mababaliwala. So ayan, Kag Butch, ang malinaw dyan. Maraming salamat. Para naman sa punto ng mga mamamayan o mga residente na nais pong maghain ng reklamo, halimbawa ako, napaaway. Saan po ako pupunta sa barangay? Di pa ho eh sa Department of Peace and Order. Tapos magkakaroon po, i-schedule po yan ng 3 hearing sa ating barangay. Pagkatapos po ng 3 hearing, tsaka ho bibigyan ng certificate to file action. Ngayon po ang katanungan, paano ho kung ang nireklamo ko o ang nireklamo ng ating kapitbahay ay hindi naman uma-attend ng hearing ng barangay? Okay, itama muna natin. Pagka kayo magpa-file ng reklamo,
pupunta kayo doon sa opisina ng Barangay Tanod o kaya yung halimbawang Peace and Order Department natin. Pagkatapos doon, dalawang klase po yan. Pwede kayong magpa-summons o yung tinatawag na kaso, pwede din namang blatter. Pag blatter, itatala nyo lang pero yun ay hindi dadaan sa lupon. Okay, now, ang hearing na tinatakda actually ay anim na beses. Tatlong beses kay Kapitan. Pag hindi naayos ni Kapitan sa loob ng tatlong beses na hearing sa kanya, ay meron ding tatlong beses sa lupon. Okay? Ito na yung ano, ito na yung proseso. At pagka hindi pa rin kayo nagkasundo o hindi umaten ang ikinocomplain, inalisan mo na ng karapatan ang iyong sarili dahil pwede nang mag-issue ng certificate to file action in court dahil dun sa hindi mo pagdalo. Dahil dito, maaari nang mag-file ng reklamo diretso sa fiscal's office ang nagre-reklamo. Ayan, Kagbotch. Maraming salamat. Napakalino po, Yusek. Isa pa pong problema ng ating mga mamamayan o ating mga kabarangay, paano naman daw po, Yusek, kung ang mismong nire-reklamo ninyo ay kawani ng barangay? Halimbawa, si Kagawad, nasuntok yung kapitbahay, saan po lalapit? Diyan pa rin po ba sa kanilang barangay? Hindi, yan. Pagka halimbawa, pwede din kayong kahit na Kagawad yan o Kapitan yan, maaari pa rin ireklamo. Pero siyempre, pagka halimbawa ta Kagawad, pwede na kayong magreklamo sa Office of the Ombudsman. No? Pwede kayong magreklamo sa City Council. No? Meron tayong tinatawag na sanggunian. Lahat ng pang-aabuso na ginagawa ng mga barangay official ay pwede nyo dun ikaso. Pwede din sa regular court. Mm-hmm. Dahil kung yan ay pananakit, siyempre yan ay slight physical injury or serious physical injury. So ito yung mga pwede natin paghablahan. At ako nga noon, nung ako'y Undersecretary for Barangay Affairs, pwede kayo magpunta sa opisina ko noon at ako naman, pag hindi sumagot yung nire-reklamo nyo, ako naman ang nagbibigay ng certification para pailan siya ng kaso doon na mismo sa Office of the Ombudsman, nagbibigay ako ng endorsement. Nais lang po natin ipaalala na ang kaso po sa Lupon, any case below 5,000 pesos ang penalty. Yun nga ho, yun sa physical injury or slight physical injury, papasok po yun sa revised penal code o criminal law. Pero depende ho sa level yan, merong penalty na mas mataas sa 5,000. Kaya pwede nyo na hong idiretso sa korte, sa regular courts. Totoo yan, Kagbuts, no? Talagang merong provision na 5,000 and below. Pero maniwala ba kayo na halos lahat ng kaso kahit na 5,000 and above ay dumadaan pa rin sa barangay dahil gusto ng ating mga constituent na ma-resolve agad ang kanilang mga problema dahil yan ang purpose ng lupong tagapangmayapa o yung katarungang pangbarangay. Para hindi na po umabot sa korte ang usapin dahil pag umabot sa korte yan, malabo nang magkabati ang inyong mga magkakapitbahay. Bakit? Pagdating sa korte, gagastos na kayo, kukuha na kayo ng abogado. Na sana, kung sa barangay lang ay mapunta ang kaso ninyo, ay pwede nang humanap ng paraan si Kapitan. Kung yan ay minor na utang, lalo na yung mga sa pagpapaupa ng mga bahay, yan ang kadalasan. Tapos yung away, physical injury na pwedeng ayusin sa barangay. Kaya't napakahalaga ng lupong tagapamayapa o yung katarungang pambarangay dahil talagang napakaraming kaso ang hindi na sumampa dahil sa ginawa ng kapitan at ginawa ng mga lupon member. Kaya ang Department of Justice ay lubos na nagpapasalamat sa kabarangayan sa buong Pilipinas dahil sa ginawa nila na mapababa ang kaso na umaakyat sa piskalya. Ayan, Kagbuts. Napaka-importante talaga ng mga taga-Lupon, taga-Pamayapa. Kaya sa inyo po, congratulations po. Napakalaking serbisyo ang binibigay niyo sa ating bayan. Bago po tayo magtapos, babatiin ko lang ulit ang ating pong mahal na Yusek Martin Dino. Advance happy birthday po sa inyo. Okay, bago din ako magtapos, una, thank you very much sa probinsya ng Pangasinan dahil meron na naman tayong gaganapin
na seminar dyan sa Baguio, and of course dun sa June 26 sa Boracay ay may manunumpa sa atin yung Philippine Coast Guard Auxiliary na iniintay ko na lang kag Butch na yung recognition natin para makapag-start na rin tayo dito sa Manila. Tapos nananawagan ako kay Barangay Captain Manalo ng Barangay 245. Kap, bigyan mo naman ng katarungan si Mrs. Chua. Allegedly more than 1 million na yung iyong kulang diyan sa pag-upa, eh hindi naman ikaw ang kausap ng matanda. Eh, kasi kung hindi, tutulungan namin to, nakasuhan ka ng grave abuse of authority dahil ginagamit mo ang pwesto mo para apihin at lamangan itong si Mrs. Chua. And of course, sa Barangay Manggahan din, si Mrs. Geronimo dito sa Barangay Manggahan, Rodriguez Rizal Cap, papunta ka na ng ibang bansa, sinakop mo yung lupa ng may lupa, nilagyan mo ng kusina, allegedly, nilagyan mo pa ng bahay ng baboy, tapos pati bahay ng anak mo, hindi mo naman lupa yan. Sorry mo na kay Mrs. Geronimo kesa umabot pa tayo kung saan. Dahil definitely, we will file against a case against you. And the Volunteer Against Crime and Corruption will surely assist and help itong mga biktima ng pang-aabuso ng mga barangay official. So, Kag Butch, maraming salamat. And of course, sabi ko nga sa inyo, kung may gusto kayong malaman, nandito po ang ating programa. Maraming salamat po. Sa ngalan po ni SK May Salazar at ni Yusek Martin Dino, ako po si Kagawad Butch Sarano. Kita-kita po tayong muli dito sa barangay. Tayo.